CPA hindi persona non grata sa Benguet. Paglabag sa karapatang pantao idinulog sa CHR at Korte Suprema. Irregularidad sa proyektong Gened Dam isiniwalat. Malaaliping pasahod sa tubuhan sa Isabela kinundena. Pinatotohanan ng Sangguniang Panlalawigan ng Benguet na wala itong ipinasang resolusyon na nagdedeklarang persona non grata ang Cordillera People's Alliance o CPA sa probinsya. Sa sertipikasyon na inilabas nito noong May 3, inilahad ng konseho na tanging ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front at iba pang lawless elements ang tinaguriang di mga katanggap-tanggap sa ilalim ng Resolution Number 2020-526. Matatandaan na noong Marso, humarap din ang kayabang ang panlalawigang balangay ng CPA sa Municipal Peace and Order Council ng Itogon at sa Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa tangka ng kapulisan na ideklarang persona non grata ang CPA. Napag-alaman sa March 22 dialogue ng Kayabang at MPO si Itogon na ang PNP ang nagtulak sa pagpapasa ng nasabing resolusyon ng ilang barangay sa nasabing bayan. Matapos ang dialogue ay binawi ng mga barangay ang resolusyon laban sa CPA. Ang Police Regional Office Cordillera, Armed Forces of the Philippines at ilang politikong konektado sa Cordillera People's Liberation Army ang nagtutulak sa pagdedeklara sa CPA at sa mga kaalyado nito bilang persona non grata. Patuloy ang mga hakbang ng mga aktivista sa Cordillera upang ilantad at tutulan ang mga nagpapatuloy at lumalawak na paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon. Nitong Mayo, naghapag ng kaso sa Commission on Human Rights Cordillera ang ilang aktivista sa Baguio City. Anila, ang mga nasabing kaso ay bahagi ng implementasyon ng Resolution No. 4 Series of 2021 o ang tokhang resolution laban sa mga aktivista ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee ng Police Regional Office Cordillera. Sinundan ito ng pakikibahagi nila sa pag-apila sa Korte Suprema para sa mas mabisang proteksyon laban sa pandarahas ng gobyerno. Ayon kay Geoff Larua ng Tongtong Anti-Umili, taliwas ang nararanasan ng mga aktivista sa pahayag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong na ligtas ang mga ito sa lungsod. Noong May 18, kasama sa mga lumagda ang tagapangulo ng Cordillera People's Alliance si Wendell Bolinget at Inabuyo Gabriela Advisory Council member na si Beatrice Belen sa paghiling sa Korte Suprema na protektahan ang mamamayan, lalo na ang mga biktima ng red tagging at gawagawang kaso. Ani Bolinget, nararapat na magpatupad ang Korte Suprema ng mga epektibong mekanismo upang masiguro ang kaligtasan, karapatan at kalayaan ng mamamayan. Patuloy ang paglitaw ng mga irregularidad sa proyektong Gened Dam ng Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation sa probinsya ng Apayao. Nito lamang Mayo na unang lumabas ang reklamo ng mga residente sa bayan ng Kabugaw kaugnay sa pagmamaniobra sa free prior and informed consent process. Sinundan ito ng alegasyon ng pamimeke ng mga pirma sa kasunduan sa pagitan ng kumpanya at komunidad. Maliban sa joint affidavit ng mga lider mula sa mga barangay ng poblasyon, Lako, Magabta, Bulli, Madatag at Waga, naglabasan din sa social media ang testimonya kaugnay sa mga lagdang pineke sa MOAS sa pagitan ng mga isnag ng Kabugaw at Pan-Pacific para sa Gened Dam 1. Nagsilitawan ang mga nasabing testimonya at mga katanungan matapos maisapubliko ang kopya ng MOAS sa Facebook account ng Kabugaw Youth. Noong May 3, dumulog ang nasabing grupo ng kabataan sa opisina ng National Commission on Indigenous Peoples upang hilingin ang pagpapawalang visa sa kasunduan dahil sa mga irregularidad sa naganap na FPIC process. We pray that the Honorable NCIP issue an order banning Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation to push through their Gened 1 HEPP and other dams they intend to construct along the Apayao River because of its blatant violations of the provisions of the Indigenous Peoples Rights Act and deceitful consensus building with us Indigenous Peoples of Kabugaw, Apayao. Anila sa nasabing reklamo. Hiniling din ng Kabugaw Youth na maging transparent at tiyakin ang malawak na partisipasyon sa isasagawang FPIC process para sa Gened Dam 2. Your people do not want these projects. Listen to their plights. Please bear in mind that we resisted and we are still resisting Gened 1.
Your people do not want another fast-track FPIC process for GENED 2, paalala nila sa isang pahayag noong May 15. May taas na 60 metro at sasaklaw ng 887 hektarya ang itatayong GENED Dam 1 na lilikha ng 150 megawatts. Tinatayang mababaha ang 8 barangay ng Kabugaw na may 898 na kabahayan sa pagtatayo ng GENED 1, samantala 42 na kabahayan naman ang apektado sa munisipyo ng Puntol. Kinundena ng daang-daang manggagawa sa tubuhan ng Isabela ang malaaliping sahod, kawalan ng benepisyo at malawakang pagtatanggal sa trabaho. Panawagan nilang wakasan ang ganitong pagtrato sa mga manggagawang bukid. Sa pangunguna ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura Santa Maria, naghain ang mga ito ng reklamo sa Sangguniang Panlalawigan ng nasabing probinsya. Ayon sa UMA, ang mga manggagawa sa tubuhan ng Isabela ang tumatanggap ng pinakamababang sahod sa mga tubuhan sa buong bansa. Naglalaro sa 40 pesos hanggang 150 pesos ang kinikita nila depende sa gawaing bukid. Pinakamataas na umano ang 250 pesos kada araw na tinatanggap ng mga manggagawa sa panahon ng anihan. Taliwas ito sa Wage Order No. 2-20 na nagkabisa noong March 2020. Hindi dapat bababa sa 345 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa agrikultura. Samantala, nasa 386 pesos kada araw ang karaniwang sinasahod ng mga nasa tubuhan sa bansa. Nagsimula umanong bumaba ang kita ng saklawin ng Green Future Innovations Eco Fuel, isang kumpanya ng bioethanol ang humigit kumulang 1,695 hektaryang tubuhan sa Hilagang Isabela, Timog Cagayan. Tinanggal din sa trabaho ang 287 na manggagawa ng pasukin ng kumpanya ang tubuhan sa Santa Maria. Pinakamalaki dito ang 685 hektaryang taniman ni Mayor Hilario Pagawitan ng nasabing bayan. Ayon sa UMA, maliban sa mababang pasahod at arbitraryong pagtatanggal sa trabaho, laganap din ang paglabag sa labor standards at pagkakait ng benepisyo kagaya ng SSS at PhilHealth, leave, overtime pay at iba pa. Wala ding ibinibigay na protective equipment kagaya ng bota at kuwante sa mga manggagawa. Panawagan ng UMA na tiyakin ng pamahalaan na ipatutupad ang nararapat na sahod at benepisyo para sa mga manggagawa. Hiling din nilang ipagkaloob ang 10,000 pesos na ayuda sa bawat magsasaka sa panahon ng pandemya.